Jairus Palampo. Pangkota, pangumbalaan ng mahal ni Diyos, salamat amahan sa pagtagon, at ang mahal ng mundo, ang mga pagdai, magsimba na kanimo, namuyo kami, at ikaw, magkasailok sa pagkasalag sa mga sala, ikaw ginamagaling Diyos, sa mga sinkasi, patalim mo kaya mahal, ang mga pagampo, yes, Lord Jesus. Ikaw ginamagaling Diyos, mga pagkasalag, mga pagkasalag, kasing-kasing sa matalusa, Kristuanon, ng mga ulamahan sa balayot ng gumanan, ikaw kinu Isus ng pagkauban, sa kanangini, ang mga kinu walang puso na matawa ka ron, dahil yung kasulay ng pagkusa, wala ang hanap ng Diyos. Amen. Thanks to God. Sa tong hinal, sa tong mga hinal, ato men, sa hymn number 8, Sunshine in My Soul. Sa tong mga hinal, hymn number 8, Sunshine in My Soul. Katuyuan, no?
Salamat sa Ginoo sa atong hiniusan katuyuan atong makita gyud nga natandog mong igsoon ang mga kinigitawag o mga magtutudlok nga nagtudlok at kanunay pipigulo-gulo. Itong miagay, miagay ng igsoon nga birnis, pag-ingon bitaw na ako, pag-ingon bitaw na ako, igsoon sa akong walay katapusan man ko nga. Ang akong i-discuss karong sabat, karong kanay Saturday, ang kining Matthew chapter 6 verse number 33. Ang katong kasunod na kung drama ang atong versikulo, kung atong nga siya muwali, iyak iayang kupukupo. Saan ang kupukupuhan niya? Muna ba ang siya ba? Ang manok ba nga ang ako ang ikuan muni, ako ang rin trabaho o yung una-una niya kakhaba na iyak yung itigaw kaya ang versikulo. Pero mga isoon, isa na sa dako kayo nga hagit na to ba nga magpasalamat kita ka po sa Ginoo nga nasa Tinuod. Wala ba, kayo siya nga, wala ba ito ang tao ba nga niyong kanga? O niyang ugma, diha kumaligo, aning halinaw, ang iyang ibuwan, itsa, aning naglapo. Ano ba ito? Ano ba ito na itong paghulagway? Pero wala ka ba o mga isoon nga ang pulong sa Ginoo, hindi mo na mga, hindi mo ito mga, kasi tawag ka niya, masakungan ba? So itong nakita ang isoon na pagwali sa mga balita sa kaluwasan, paminaw rin po sa radyo, paminaw rin po ang mga magwali niya, labi na niya sa Israel Radio. Huwag nila iniwali niya. Iksoon, daiga ang Ginoo. Mora nila pinipin nila ito. Kung nakabantay, ligil na sila magwali o kaluwasan. Kita mo isoon ang pinaka-bisik din na ito, ang pinaka-number one na full ni Kristo pag-anis kalimutan para ilang tao din ang impirno. Muna nga kung iwanin ang kaluwasan. Muna nga, salamat mga Iksoon, labinin mo kung ako ra, kamira ni tao, diligip mi magmalang puso sa pagpakatap sa pulong sa Ginoo ng mga tao. Ibutang ko pa ng litang kamira, kunya wala mo. Karoon mga Iksoon sa ato, at karoon wano sa ato ang pagsimba sa Ginoo sa itong pagpangalagad sa Ginoo, karoon, lipay din ang Diyos anak. Ay nga naman, nagkatinabangay pa kita. Nagkatinabangay kita. Kaya nga naman, kanan ito mga video dito ang isoon na itong iwali sa radyo. Kay public, public imprinting na bina. Dagang mga tao na nakanungog dito sa mga kapit na naka-apply sa ilang transistor radio. Minaw mo sila anak. Pero di po talaga sigurado nga kung itiwas pa nila sa pagpamati. Pero ang importante nga magsunod nga itong ikapaabot sa ila ang mensahe. Kunya, hindi ko takagbaho kung pila sila nga nagdumog niya. Pero, mahibaw ano ito, pila'y naminaw, pila'y nakadumog, pinaagi sa ato ang sa social media. Kaya kitang tangan nga naagri na mga social media na magkita'y Facebook. Sila mga igsoon, wala sila nagkahiusap, wala sila nagkatinabangay ng kita, nagkatinabangay man ta. Kaya naman, kaya atong, kamo ito ano, isa na to, kaya ito ang pagwali sa mga balita sa kaluwasan, hindi pa na siya buluhatod sa pastor lang. Buluhatod, gina na itong tanan. Pero labi ninyo mga igsoon, kita hindi man tagil makahimuan ang mga tanan. Kaya labi na usay, maulaw ka. Diba? May usahay panahon, magtukol, pertini mong tukol, di ba Brad Boy? Nagabantay ka na Brad Boy, pertini mong tukol ba? Sa kini ako ni Suti, di katubang na mong tao. Pag abot dito, mga mental black, baka ba? Di nakakainom na mong usahay ni Suti. Kaya murag ba, makalimot ka. Kaya ba? Di ba Brad Boy yun? Kaya panahon ka na to? Nga, pertini mong tukol, na nakuha ni pagsugod. Pero pag ato na, mamintang black ka, wala ka kang nabaw, kung saan ni mong istorya. Pero kayo niyo may soon, pinaagi sa kuan, pinaagi sa mga wali na ito, o niya, dili ita mag-isoon, dili ita dili na ito ika-iubos, dili na ito ika-sakit, kung ang ato ang ibutang sa ato ang timeline ng mga video ikan sa pagwali sa pulong sa Ginoo, dili na ito na ika-goal, bahala di sila mag-like, pero mutanaw sila, pagtanaw nila, bahala na nila ang puso, basta kayo, hintanaw sila, o nagkapaginaw sila sa pila ka mga minuto, kung nakadungog sila na, hindi na naagin na ito, problema. Problema na gina nila, huwag nila nag-itiwas sa pagpaminaw. Ikalwa, kung itiwas nila sa pagpaminaw, huwag nila nag-isagot.
problema na gina na nila, gina na problema na to. Mula nga lang, salamat di ko mga kaibsoon nga kita nag-iusap na, tinabangay na naman tayo mga Facebook. So, atong gi-share sa atong mga timeline, no? Si Juan, si Sister Lilin, si Liwani. Amo, bitay Liwani, si Nurilay, ana, kita bitaw? Ha? Oh, naamo ko na, brad, sa TV, brad. Oh. Oh, sige na mo kasi ang sama ay mo gi kuha sa signal asa ka ning cellphone mo. Nasa kwanto siya real radio sa kini ang sa daya na sa mga radio kay 88.7. Dapat sa TV. Dapat na siya sa TV channel 13. Makita tadi sa channel 13. Nah, kenapa siya tulo na siya karuan radio, social media, unya kuan kanina sa television channel 13. So ang ato dito daghan ang nagtan-aw, pero ato ma-identify kung kinsa ka gyud ang naminaw sa social media. Kay makita na to ilang abot ang viewers na to, di ba? Pero mo ni mag-insulat dili na to gihuna-huna, dili na to gitinguha nga padaghanay og viewers ang ato diha. Nga makabalutan, kung nakagiri na ka, dumog, bahala po aking tiwas. Problema na lang nilang maimpirno sila. Kaya nga naman may iso na, ang atong trabaho, maragil ang pagpaabot sa mensahe sa may balita sa kaluwasan. So nagpasalamat po si Kate, po rin nag-share mas siguro si Kate kaghapon. Kaya sila si, basta kita na rin, nagpuan naman ka, nag-share lang kita na. Ingat ang bala ka sulatan, hindi lang natin, kawalaw sa ito, maulaw, utaw, pitaw, tapos, no, usan din siya, nag-andap yun. Utro na ni Grillo, makisun ayaw ginat niyo o ayaw ginat niyo kididid. Si Mang Angel po to. O, kaya nilagyan mong lantaw din ni Mang Angel, hindi na to kaya nito pa. O, sige mo rin, pabalik yan, nagkaroon na ni Suki. O, kaya tapo kayo nang ikatabang, sabi ninyo may suro, hindi man tayo kakwarta na, umuntay, umuntay, nag-after o kwarta. Hindi man tayo pares nila nga. Ang ilaha dito, pag magwali ni sila, na dito pa'y jikas kay nga naman, kaya dapat magwali ron, panapi ang tumong. Ang morta mo, piniakyo, hindi ko morta. Ang ato lang may isang pagtuman sa kabubuto sa Ginoo niya, hinugnuman na ito. Nga po nga si Kristo gilansan sa Cruz Calvario, para ang tao dito impirno, kaluwasan yun. Muna nga, bisag kung sa pala ato ang mga tapit ay sabutan, gikan sa pagsugunan sa pagtapos, o bisag kung sa padulong yung kagaluwasan niya, ang importante yung make sure yung sa Ginoo na dili yung impirno ang tao. Kaya magkasasala yung kagayo. Magkasasala yung kagayo. Muna nga, muna tumong dili punta. Ang wali ko sa lakong papunta, wala talaga yung kamot sa pagwali para mudaghan ang ato ang binulog. Dili na kayo kung tumong. Ang ako lang yung mga isyo, ikasambuag ang may balita sa kaluwasan. Kung doon ay idugang sa Ginoo, dili na nga atong panikamot. Panika, buhat na sa Ginoo. O kung ang Ginoo ang nagsuumi mong dugan o tao, din hindi ito magproblema. Ano naman? Ginoo may butang na niyan. Pero sila, problema na sila. Discipleship, pwede na gana. Kaya nga naman, ng ilang gusto yung mag-isong na put on ang ilang balintin ni kumanan. Kaya para dalihan mo, uot sa pulsa, uot na rin. Kaya kung ilang, hindi mo na ako na mag-isong magdagan sa report, mudag na ng kwarta. Para na, naasala yung kwarta, naasala yung kapanghampo, naasili magpalit, pahamugaway ba? Sa kinabuhi, pangwarta yun. Pero kita may isang kani atong tumong, kaya panagalitan ka rin, kita nagsimbata, namang namatay, muhat, mutuyok man ang bukiring bata na, kay part man po na sa pagsimba. Pero hindi ka butan. Muhat ang baka, o di, eh mo na, kay, kaya ng paghatag is, muhat man sa pagtuko, muhat sa bugma. Mawala pag isang na ato, hindi kita pinusanay, mabigaw lang ang kami. Sa amo ang pagpangalangan sa Ginoo og dili tan-awa ra ko ninyo di ba na naningkamot di baya kun mi wa may pinagtinapulan kay dili mi gusto mo isod na makapabug-a sa matag usa ka tawo mo alagad sa Ginoo kay ingon ko lang Ginoo nga mo ka mo tanan nga gikapuyan og gibugatan kay papahulayon ko kamo isangon ninyo ang akong yugo kay akong yugo gaan gaan man ang yugo sa Ginoo pero ko pang simbang oh ikaw ra kinahanglan pagsaad ka sa Ginoo ihatag mo niya. Ihatag mo fresh flow, ihatag mo tithes and offering, ihatag pati na gana, mission giving, pati na gana. O, imang promise, imang sacrificial offering, pati na gana, offering.
Muhatan niya sa akin sa Diyos. Panahat mo sa Ginoo na, okay, kamo karon gusto mong panalangin niya sa Ginoo, like, forward mo kayo, kaya mag-ampo ko. Pag humanana, inunay ka minsan. Inundumin ninyo, ha? Nakapanahat mo sa Ginoo na, di gani na niya tumanong, tungluhurin mo sa Diyos, tanawal na. Eh, mapursigil niyo ka Ginoo, kay, isingan mo niyo mo, tungluhur ka sa Ginoo, huwag ito tumisa ko si Toto. It's good na natin sa Toto, ako pastor. Napungutugaw na muna ining kaya isputan na pastor kay di ko lang ikulo niya nga, usaman ka. Pastor na ikaw, mga minagroon na mga matunglo, Miss Gino, o imamang niya agapon, napapanaarot niya, dilip niya na katuan. Anong dilip niya sa Toto? Si Bradudong niya eh? Si Bradudong? Matunyawa ko, pastor kay di ano ba kita ganun lang naikwarta? Kunya ka rin dito katuan na rin, matunglohan ka sa Gino, ali? So, bitaw na mo iso, ano muna, at wala nilang bitaw na kay kinin. Akong tunguan na mapasalamatan niya ito ang Ginoo nga nag-iusata sa pagpalakad sa mga balita. Karong mga ng ato karong din yung tema, ato karong sa disco karong the right structures of faith to love the Lord. Ang insaktong disinyo, kaya kita insakto mga isoon nga hitsura sa pagtuo ngadto sa paghigugma sa Diyos. The right structure. Kanang structure may isang damito na sa building, mga building ba? Kanang ang structure, hindi ba? Diba? Yan anak, sa ano? Kung sa may hitsura mo, na iyang forma, kung nakita ito na, ang tawag ka na may isang structure, mo na ito, structures of the building, mo na iyang ang isidyo, mo na iyang forma. So mo na iyang, yung kanang structure na yan, sabi, so hindi ko kunin, so magkasulatin at nila. So, dere mo isuon ang atong basahon karon dirita sa Marcos kapitulo 12. Abli ko ng inyo ang Bible din. Marcos kapitulo 12 bersikulo 28 lang sa 34. So ako mong gihangyo nga kanang aga tubag-tubag ya punta sa pagbasa ani. Unya kanang magapanindot ta. Okay, pag-espito ng uspuno sa Ginoo. Natay Bible. So, Marcos kapitulo 12, versikulo 28, naos ta sa 34. Okay? Okay, nakita na ninyo? Ang putas Ginoo ni Miso, makalakaw ni punta ko na nag-Bible, mamalintag Bible dito para ato ring usahan kari. Matulpad rin ni Miso, ako'y basa sa verse number 28, kamuli sa verse number 29, ato na ito na mahuman, ani? Naging mo din eh, Marcos kapitulo 12, 28, and one of the scribes came and having heard them, reasoning together, and perceiving that he had answered them well, asking him which is the first commandment of all. Verse number 29. And Jesus answered him, the first of all the commandments is, hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment, verse number 31. And the second one is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than this. Verse number 32, and the scribe said unto him, well, master, thou hast said the truth. For there is one God, and there is none other but he. Verse number 33. And to love him with all the heart, with all the understanding, and with all our soul, and with all the strength, and to love his neighbor as himself is more than all burnt offering and sacrifices. Atong usahan sa verse number 34. Ready, start. And when Jesus saw that he answered scribely, he said, thou art not far from the kingdom of God, and no man after that God asked him in his question. Okay, mag-ampo ta. Mahalap mong alangin doon, ikaw magpanalangin o Diyos sa mga pulong na mo gibasa.
Uga ako pag-ampo ama nga lagitnon nga pinaagi sa imong balaan nga Espiritu Santo sa imong pamahalan nga kamot kubiran kami nimo aron nga kami o Dios sa kanunay mahimong dependent kanu Ginoo sa imong mga panguna-una. Dalay pod ka Ginoo nga among manuluwas ang tanan nimo himaya ang iulit diay kanimo sa ngalan ni Kristo Jesus nga among manuluwas ug Ginoo. Amen. Okay, magapanglingkod mo. Okay, ang atong tema, the right structures of faith to love the Lord. Okay, muna atong na basa. Nagkaroon, ining tumuras, atong na basa ng Isoon, sa mga Amerikana. Atong nakita na si Ginoong Jesu Kristo nanghimo sa usa ka pag-impulong. Nagpawali siya ining tumura, nagpanudlo sa mga tao. Muna ito nakita. Karoon sa tanong, nagpanudlo siya ng Isoon, ining tumura, dahil kay uban ng mga religious leader po. Okay, sa mga panahon ni Jesus Christ ng Isoon, naanay mga religion. Ang religion niya itong tumura mga Isoon, una, paganisim. Ikaduha mga Isoon, gitawag mga Isoon o Hellenistic. Ang kanang Hellenistic mga Isoon, ang ilang leader anak ko na gitawag mga Isoon o mga Sadducees. Diha nagagikan ang mga atheism. Kaya ang Hellenistic mga Isoon o ipamuluan sa mga Sadduceong Hudiyo, wala nagatuong ang tao na ikalat. Pag ilang pagtuong ang tao mura lang sa hayop na hindi ka matay, wala ka, balik ka sa yuta. Muna ang pagtuo sa mga Hellenistic, o diyan magsulikan, ang pagtuo mga Isun sa mga atisim, dili mo tuong doon ay Diyos, dili mo tuong doon ay impirno, dili mo tuong naing espiritu, ang pagkanang naing kalag ang tao. Isa mo tuong nga ang tao hindi ka matay, muato sa heaven, o muato pa sa hill. Ang ilang pagtuong mga Isun, ang tao hindi ka matay, mura lang sa hayop. Mauna yung pagtuo sa mga atisim. Nga, sa atisim yung sumo, nagkasagasa nga na nga, doon ay ipag devolusyon. Nga, ang tao, ikan ang isuon sa unggoy. Nga, ang unggoy, ikan ang isuon sa milyon, sa putok. Doon ay itawag, pagkuan ba, pag-evolve. Nga, ang kalimutan, ikan sa tinitaw, Big Bang. So, mauna yung mga teori yung isuon, nila ni Charles Darwin, kuan pa. Mauna yung isuon, yan ang ikan na mga mag-ialam ng mga tao, sa diya magsuon ang science usab na mugna. Muna galing nga doon naging mga scientist mga isuon nga hindi mo tuo mo hangtod sa pagkaroon na ay Diyos. Pero ako ba nagtuo na? No? So, ang ikatulong mga isuon nga religion at tumura mao ang itong Judaism. Kanin Judaism mga isuon mauna ang pagtulunan nga nagatuo sa mga sinulat ni Moses. Muna siya ang itong Judaism. Pag inintumura mo iso, unaan na si Jesus Christ. O God, si Jesus Christ mo iso, na ilan din ito ng panahonan karon na mo founder sa Christianity. So kita ang tanan ng mga nakadawat kang Kristo karon ditawag na tag Christian, sa ini atong ng mga kapanahonan. O God, inintumura sa Christ, siya, diya ka si Kristo din is kaniputan, nakahatag sa pakipulong sa mga tao, may sa kabubuton sa amahan, ngayon mo inintumura sa atong ibasa, doon ay usang ka, iskriba. Ang iskriba, mixon, another na po na siyang kanang sanga, gikan ng mixon sa pagtulong ng Judaism. O na nga, sa Biblia, sa panahon ni Kristo, na nakikita ko mga sinagog. Kaya ang Judaism ang mixon, ang pinakasintro sa pagtulong ang Judismo, maugil ang temple. Pero ang pagtunga sa mga iskriba, mixon, iskriba, itawag na sila mga tao mga isuon nga nag-safeguard sa mga scripture. Sila din ang nagsulat mga isuon sa mga manuscript, mga kung ano mga mag-alam ng mga tao, nagpakataas ang taong kalingon nga mura. Ilan ang iilugan mga isuon ang mga Levite? Iilugan nila posisyon ng mga Levite. O na nga natukod mga isuon ang mga sinagog. Muna nga sa mga panahon nga naana sa mga panahon ni Kristo, dili lang kay ang pagsimba gihimo dito sa temple, kundi dili naanay sa matag lugar naanay mga sinaguga. So kinsa man ang dito mga iskriba? O bitaw na ingon ang Ginoong pasuti, alaot kamo mga iskriba o mga parisyo mga tigpakaron ingon. Kaya biniyo mga parisyo mga iso, mga pangulong sa serdote, tuwa na dito sa templo. Ang mga iskriba kuha sa sinagog. Karon sa panahon ni Moses ni Isoon, mamulik taraman sila o tayo sa offering, kaisa na tayo, isa ka. Na-offering ilang mulik taraman sa isa katuig. Isa katuig mga Isoon sa sulat sa isa katuig.
ang usa ka tawo kay isa na lang kulit tahi o tithes and offering. Kaya ang tithes and offering may son sa ato karunoon ang tax na nasa DIR. Kaya ang ilang mag-religion sa wala, ang ilang mag-belief mga son at ilang gitawag kong civil law, ang ilang pag-gobyerno, usa na ba yan? Ah, nasubawa na sa kong mag-son na nag-aigam, ito din sa ko. So yun na nga may son ang Diyos. Hatag lang ako ang kuhan ba? Kaya kita ang dihatag lang ako sa inyo ang background ba? Nga nung nagka-istorya ni siya. So yun na nga, no? Karon, din yung mga son ato nakita na dihatag ang Diyos at walang iparayag ang background sa istorya ni rin. Now, inyong tumura sa diyan maging istorya na si Kristo Jesus sa mga kuan, sa mga naging istorya na si Ginoong Isang Kristo ngadto sa mga tao at tutura, ang nahitabo, nag-isukla dahil siya sa usa ka eskriba. Kaya ang eskriba, ekspert ng kundiha ko na sa balaod. Wala na ito mabasa ng isang kundiha sa versikulo. Dahil sa versikulo, kuan, 28. Iyon din, ang one of the scribe, usa sa mga eskriba, may ato o nagkadungo o nagapangtanang kaniya and having heard them reasoning together. Okay, ano ba kung mag-isoon si Jesus Christ matulog pa sa istorya sa uban na nagpaminaw ni siya kay si Ginoong Isang Kristo sa uban na version ito nag-iglang tugi muna ka din mag-isoon yung sila kung nalang po yung mga kwan ito madibati-dibati pero kini mag-iso si Jesus Christ, wala man si Jesus Christ yung nag-iglang tugi. Nag-declare lang si Kristo sa kabukutun sa man, pero doon ay lang ni Supa. Ang scriba, yung sentry niya, naminaw lang siya. And perceiving that he had answered them well. Oh. Asking him, then nutana siya, din na po siya, o siya na nutana, which is the first commandment of all. Sa ito, paano yung panahon na mag-iso si Kristo Jesus, itabangan. Hindi po mga iskriba, pinuor po dito, samtang naminaw sila sa kinikitawag po conversation or kitawag mga isunog reasoning sa matag-usa kay Kristo o sa mga opponent ng Kristo. Doon po ni siya dito, pumunta niya, kung saan ba yung pinakadakong kiniang balaod sa kasubuan? Kung saan ba yung pinakadakong balaod sa kasubuan? So, sabi niyo mga isunog sa ito ba ni Kristo? Verse number 29, Jesus o Jesus, bitubag. Una, isa, the first of all the commandments, ang pinakauna sa kasuguan, sa kamanduan o kasuguan, mao kini, paminaw o Israel, ang Ginoo nga atong Dios, usa lang ka Ginoo. Paminaw o Israel, ang Ginoo nga atong Dios, usa lang Dios ka Ginoo, usa ka Dios, usa ka Ginoo. Mao na ingon ni Jesus Christ, tapos diya din isumpayan. Isa, and thou shall love the Lord og higugmaon ninyo ang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasing-kasing, sa tibuok ninyong kala, o sa tibuok ninyong huna-huna, o sa tibuok ninyong kusog. This is the first commandment, sa mao kini ang unang sugo, o ang ikaduhang sugo, na susama niini, ingon pa niya, ikaw, mahigugma sa imong silingan sama sa imong kaugalingon. There is none other, wala gawas niya, wala kay lain ng kasubuan na mas dako pa niini. Sa ito po, Mixon, ang pinakadako mao ang maghigugma. Paghigugma sa Diyos, pagkay mong mahigugma ka sa Diyos, mahigugma din po ka sa imong isang katawa. Karoon din na Mixon, nilalag ka sa verse number 30, verse number 30, sa gisulti ni Kristo. Naiupak din mo yung Mixon, there are four characteristics that Jesus teaches us about how to prove our faith. Kung saan man ito pag-prove ang atong pagtuo. Upat ka mga tinaiyahan na atong ikapakita niya sa pagpamatuod ng atong pagtuo buhi o tinuod. Kung saan man ito. Una, ikaw sa ito sa mga versikulo, love the Lord with all thy heart. Love the Lord with all thy heart. Kana usod. Mao tayo mo na itong ika-probe sa atong pagtuo.
nga tinuod gyud nga kaya atong pagtuoha nga kita magisuon sa kuno na higugma kita sa Dios. Kaya sa ingon sa tibuok with all your heart. Dili man isuon. Isuon kina sa bersikulo 30. Karon lang ako ma-discuss ni isuon pag ginato ni Mahoman. Ang ako ma-discuss dili man isuon kini lang pinakauna. Unsa may pinakauna? Oh. Our first discussion is about to love the Lord with all thy heart. Mora kini ako ma-discuss karon. Ako katuo nga mora na. Kini to love the Lord with all your soul. Sa sunod na eh. So, ato i-discuss ng iso ng pinakauna. Okay, ato nakita ng iso, heart is the first develop when we are in mother's womb. Within 2 months, we hear his beating. So, ako nakita ng iso nga, ako bang di-obserbaran ba, na ang sa diya ng iso nga nakapas taguangkan sa paminahan, nasa kita basa. Eh, ikaw radyo, di ba? Kitang mga bana, kabalo kita, anak. Nga kini, mga bata, kini atong mga anak, ang tao na sa niya nga, naanasay sa taguakan sa inginahan. Hello? Naanasay sa taguakan sa inginahan, ang pinakaunang ma-develop niya sa tao, may son, kasing-kasing. Oh. Kaya nga naman, kay duha ka bulan mga iso, kung nagkabantay mo sa niya, imong asawa. Oh. Muburos na imong asawa. Imong paminawon ng datiyan, kanatiyan sa imong asawa, magkuha na na, basta mga luwag na bulan, nana na imong, nana ka dito, makita, makuha na, nana ka ba sa iyang tiyan, sa iyang kuhan. Imong na paminawon, yana na imong imuhang dalunggan sa iyang tiyan, makita, magbunog na imong, o magkuha na, magbiting na, magbiting na kasing-kasing sa bata. Wala pa na siya forma ba, wala pa na siya tubig. Pero mga isuon, inyo lang ganapit ang paminaw, kaya mga na, isuon sa una, pero meron yun nga, pagpa-check up ng mga asawa lang ko, dito na ikaw, anak ko, nagunos siya, moto, kapag dito na sa mali, ako rin ko, nananisunod yung mga ano, yung mga first baby na ko, si Joshua. Moto, ako na yun, kung mga anak, gusto na istoryahan, kaya ako ipaminaw, paminaw lang kong isuon, nananag yun, pagpitin, lahi man, hindi ibang po siya kapareha sa kaya lahi man po na ang beating sa mama. Lahi din ang beating na nasa tiyan. Muna ang bata, ang sunod. Kung magkamulan pala, ang bata sa sunod sa tiyan, naan ay beating. Buti pa sabot, ang una na yung madibilog sa usa ka bata na iso, sa usa ka bata na iso, kung naanas sa tiyan sa iyan ina, kasing-kasing yun. Oh, kasing-kasing. So, karang din yung suot, nag-ingon ang balaan ng kasulatan nga ang pinakadako nga balaod mag-isun sa kasubuan, mao ang paghigugma. O mo na isa nga, higugmao ninyo ang Ginoo nga inyong Diyos sa tibuok ninyong kasing-kasing. So, ang kasing-kasing ngayon ng isun, mao yung pinaka-importante sa Ginoo din na to. Ano man? Because Jesus, when He was asking a question about the kingdom, He says, the kingdom of God. Ito ang atin na, basahan niyo yung isun. Lucas Kapitulo 17. Oh. Mauni mo yung soon ko na akong giwala, ako ni Juan. So, murag kapareha rin ni atong Sabado. Nga, pag yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ang una giniscuss na ko dito is about seek ye first the kingdom. Pero, gilaw ka ko lagi dito kung nagsunod na ko. Pero, wag yan mo yung soon. Atong Sabado to, Albertis ko nita po. Pero pagka Sabado ng iso na, sabi niya, malubog niya, malistract niya ang akong wallet pagka Sabado, wala niya po ba. O sa nag-iso sa Lucas, 20-21, palimong basa, nakita ninyo. Lucas, 17. Pero importante kayo niya ang atong kasing-kasing sa Ginoo. Hey, kasi nakakita ko na. Ah, sige, Brother John, basahin ko. Lucas 17:20, buksang ipangutara siya sa mga Pariseo kung kamakaan sa Diyos sa Diyan sa Diyos. Siya may tukol kanila. Ang ginilihan sa Diyos, maot na din pag-aubanan sa mga limad ko na mapanigin. Si Brother John, hindi usap sila ng ganyan, iyara, tutuwa kay tanawa ang ginilihan sa Diyos, anahara sa piliwara ni
Oh, unsa kuno ang giharian sa Dios? Anaa asa kuno kan? Anaa sa taliwala. Oh, anaa sa taliwala ninyo. Naa sa taliwala ninyo. Sa may pinakinataliwad ana to. Atong kasing-kasing, wala nagpasabot nga lang sa taliwala na to, Rodrigo. Wala. Kung hindi mo tanawang mag-isong dirita sa English, yung diri, neither shall say, dili lang sa dirito sa versikulo 21, Brad, nga ito yung ibasa. Ingon niya, ingon siya diri, neither shall say, they say, lo here or lo there. Pagkakit siya, for behold, the kingdom of God is within, within you. Kaya ang gingharian sa Diyos, naa sa sulod ninyo. Yan ang pastulya sa King's Immersion. Ang ginharihan sa Diyos kung may sulod, naa sa sulod ninyo. Asa man ang sulod ninyo, i-mention niya na ginharihan sa Diyos, ang atong kasing-kasing. Mao niya may sulod, ang insanto may sulod ng hitsura sa pagtuo, mao na ang imong kasing-kasing o atong kasing-kasing na himong ginharihan ni Kristo. Unya sa iyang, pagkahari sa atong kasing-kasing, siya may sulod, maugyod ang ato ang ditugutan na mo'y magbukot sa ato kasing-kasing dili kita. Unsa kay maigsoon kay importante nga ato kasing-kasing ato kong ihatag tanan sa Ginoo. Ato nga bihan maigsoon ang balaang kasulatan diha sa kining Jeremias. Jeremias, dito na tayo maigsoon sa Old Testament na siya. Jeremias, Kapitulo 17. Unsa'y kinuha maigsoon, Jeremiah. Sa English, Jeremiah chapter 17, verse number 9. Subot ang verse number 9. Kasi nagkauna o kakita. Paliho ko nang basa. 17:9. Jeremiah, Kapitulo 17, versikulo 9. Nakita niyo, Brad John? Oh, sige, Brad John, basa. Ang kasing-kasing magtungulo, labaw sa manang mga utang, ilabihan ngayon pagkadautan, insay makasusinin. Okay, ayaw ko lang, ano pa rin, nakakainapin niya na. Masa ko naman isoon, the heart is deceitful above all things. Kinikulo itong kasing-kasing mga isoon, kung wala pa rin makadawat ni Kristo, wala pa si Kristo na gipahari na ito sa itong kasing-kasing. Kini itong kasing-kasing, grabe na yung kamangingilan. Grabe din yung kamalimungon. Ang problema may iso, ang unang limbungan sa kasing-kasing, ikaw lang yung mismo. Limbungan ka sa iyong kasing-kasing. Una yun siya, the heart is deceitful above all things and is spiritually wicked. Who can know it? O kilabihan ka na utan, o kinsa may makalasayo ng diinig. Amin niyo may iso, hindi na itong kasing-kasing, ilaro may atanin. Mauna nga, ingon si Jesus Christ, unsa ang dakong balaod, unsa ang dakong subo sa kasubuhan, ipamutan na siya sa kinini ang iskriba, at tubang niya, higugmaa ang Ginoo sa tibuok ni mong kasing-kasing. So ang solusyon mga isun para dili makahari, mga isuon, ang pagkamalimbungon, mauna ang tao, di kinahangyan ni mga isuon na iyang himuong hari, si Kristo Jesus sa iyong kasing-kasing. Si Kristo mahimugin na ito siya mga isuon na king, sa itong kinabuhin, sa itong kasing-kasing. At itong kasing-kasing, mahimong trono. Kaya kung dili gani mahimong trono ni Kristo, may sulti niya itong kasing-kasing, limbungan yung kapirpihinig. Bisa itong gani mag-isun kung ato nang nadawat si Kristo, nga itong manuluwas o Ginoo? Inog na may itong kasing-kasing unod, na kasi Kristo dili galingkod, kaya ato na siya bidawat. Pero kabantan mo iso, na ipanahon nga, mahingaw ng imong kasing-kasing, ayaw lang sa ako noong kuwan ayaw lang sa ako noong una ka kung tingin mong trabaho ko. Ang kasing-kasing mga isuon mo, pinumando na ito nga, dili na ito mahimo ang kabubuton sa Ginoo. Pero na ang konsensya, kaya kung nadawat na nato si Kristo nga itong manuluwas o Ginoo, doon ay duha ka mga tingo na imong mabati sa sulod sa imong kasing-kasing. Ang small voice of the Holy Spirit o ang demand sa atong heart nga maong ito mga isuon nga tinguha gyud may igsoon sa sala. Kaya ang pinakasinter gyud may igsoon sa atong kasing-kasing, letter S ba yan na?
Amo na ning nasud discuss ang letter is my soul is nagkahulugan kini sa imong pagkulong self. Next is sin, atanang sin ang unang-tulo, ikatulo mo igsuon is satanic desire. Sin. Okay, so mauni mo igsuon ang atong nakita. Ang ako kuno kasing-kasing hilabihan ka malimbungon. Oh, padayon ko mo sa versikulo, Jesus, kasi naga. Okay, nagkakita na sa radyo na sa Jeremias Kapitulo 17, versikulo Jesus. Basahan ko mo, Brad, ang versikulo Jesus. Versikulo Jesus, ako si Jehova, magsusi sa unahuna, ako magsulay sa kasing-kasing, isang panganin sa paghatag sa tagpagpa, sa tao, kumala sa iyang mga kagawidan, kumala sa rumah sa iyang mga. Okay, amen. Niyo din ba iso ang ato ni kulong kasing-kasing bisan atong mga higayon o panadawag nato si Kristo. O sa panahon na nadawag na nato si Kristo. Niyo din, I the Lord. Ingon ang Ginoo, I the Lord. Ya, ingon ako si Jehovah kay ang utor ana bro, nasak si Jehovah ba. Ang word ni Jehovah is Lord gihapon abot ko sa tutana. Ingon sa Dio, I the Lord search thy search the heart. Ingo siya, oh, ako ang Ginoo, nagasusi sa kasing-kasing. Mauna yung ikaw o kapo, may nakadawat sa Ginoo. Inaglang yung sumasayang ta, nagawas na si Kristo Jesus, nilingkod sa itong kasing-kasing. Ingo pag yung nagdang na Father, the Creator of all things, sa tanan mo nabitang, siya, I the Lord, I search your heart. O, oh, yan, kala. Na as Jesus Christ, na ang Holy Spirit, na ang pag yung nagdang na Father, I search your heart. Oh, you know, I the Lord search the heart. I try thy I try the rings. Oh, ako ginasunayan. Ako nagasunay niini. Even to give every man according to his wish. Oh, siya mo ang Ginoo nga nagasulay niini. Bisan pa sa iyang paghatag, bisan pa po sa paghatag sa matag o sa katao, sumala sa iyang mga paagi. Mauli gini mga isuunay, mga ginigyan itong kasing-kasing di ayo, nga nung yung ganitugit si Kristo musulod, kaginigyan ko na itong kasing-kasing labihan, kamaling pungod. Niya ingon pa gini mga isuunay, nga ako ang Ginoo nga nagasulay sa niinig, bisan sa ngato sa iyo, kasaling, otro ano ito niya rin sa Bisaya. Okay, sa may nakakita niya sa Bisaya. Kasi yeah, si Brad Yoyong nakakita. Naibata ang disupuan si Brad. Si Juan. Brad Yoyong, palikon mo basa Brad Yoyong Bisa. Nakita niya mo Jeremias Kapitulo 17, versikulo 10. Sige, basahan ko ng Brad Yoyong. Versikulo 10. Ibu kita na ito, no? Ingon niya pag-istorya na ako ang Ginoo nga nagasulay sa inyong mga singkasing, bisan sa mga inyong mga paghuna-huna, bisan nga to sa inyong gihimo nga paghatag nga to sa matag tao, sumala sa iyong mga paagi. And according to the fruit of his doing, sumala sa mga bunga sa iyong mga binuhatan o sa iyong mga gihimo. At yun yung magsununan po yung mga tao sa Ipunelo. Nga, gatoo sila na makalansis sila sa tao at pinagi sa sige hatang-hatang. Ngayon lang kung magsutunay o sa ka, babae ba? Ninyo siya, iyang abana, utang kayo. Utang iyang bana. Ninyo siya, nanula lang kung sa Juta yung ikasaway si ang bana. Gamay ang buwan kay siluso lang ito na iyang bana. Pero iyang bana, utang, maayon kayo, may umahon. Na sila yung mga anak. Pero ang babae yung magsutunay ang asawa, pinatinda-tinda man, nakabagat o usa ka lalaki. Na ang maong lalaki magsugrabi. Maayon po kayo, naging amigo, nagigala niya. Hanggang mga isoon nga, nagkumpuan na siya, kumpiyansa sila kayo. Inamigo rin ang katong gihimo lagi sa lalaki.
Pero ang nabantayan sa babaeng sumagrati ka magyantapon, hatag sige sa ila. Hanggang ang iso niya, na sila yung problema, tambag-tambag kung gunuhay. Paigay kayo mo, kung niya, hatag mo kayo sa babae. Miabot ang panahon may suod, na misulti na siya sa babae, na nahigugma siya sa babae. Kaya mo ba hinabaya siya yung banak, karong iso natungan ko sa istorya na sa una nadunggan ng suod, nagkabigil ang bana o ang asawa, gamay na nga problema. Karoon may suod nung sige, kuhan, isakyan ko na yung atong tawana. Ang nitabo, may suod na babae, niipon sa paglalaki. So, buti pa sa God nga, ang paghatag-hatag, kinikisod ni Vito, kinikisod, bisan sa inyong mga buhat sa paghatag, ang Diyos na sa'yo. Buti pa sa God, mga negatibo, mga katuyuan ba? Kung sa may tuntumong sa paghatag. So, kita mo yung suon, sa ako ang karunin ni Hino, kita, kung kita naghahatag sa bulungan sa Ginoo, isa ka lang natutumong. Tungon kayo nahigong mata sa Diyos. Mamani ato ang pinagatimang kung rin mo yung suon. Ingon ang Ginoo, di pangutana sa Jesus Christ, kung sa kami, labing dako nga balaod sa kasubuan, ingon ang Ginoo, igugmaa ang Ginoo nga imong Diyos sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalan sa tibuok mong muna-muna o sa tibuok mong kusog. Ingon si Ginoong Isong Kristo. Mungkin pasabot mo yung soon, na bisan unsay atong buhaton, apil na niya mga iso lang ato unsay atong gihatag, kana wala na to na gihimo para sa tao, pero gihimo na to na para sa Ginoo. Oh, muna din mga iso ang atong nakita rin. Kaya ingon pa niya din mga iso sa atong sikulo 9, nga mungkin na ang kasing-kasing kuno na ito may ginagisintro sa Diyos, tungod kahit kasing-kasing, matod pa niya, Jeremias Kapitulo 17, versikulo 9, ang ato kasing-kasing hilabihan kuno ka manipungon. The heart is deceitful above all things and the spirit is wicked, who can know it, muna'y disulting. Kanya sa versikulo 10, muna itong ibasa, I, the Lord, search the heart. I try the ring even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doing. Buti pa sa kutinimason sa mga buhat na ikonong nato, sa atong gihimo, ang Diyos na nasusi paghihapon. Kung sa may itong motivo, anong gibuhat ni Muni? Abi ni magsumisa na atong buhat maayo? Kana atong pagkamagihatagon? Kana atong pagkamaginabangon? Nasusi di ako ng Ginoo na. Oh, Pastor Iramis, kanong gawa na niyong kagintihan sa Kwanbe? Kung sa inyong tumong? Amin niyo, Mekson, before ko nag-decide na mag-open niyo ka ng kanilitang radio ministry, Mekson, ako yung isusi pag ayaw mo halinon. Kung sa inyong tumong? Para ka may musikat ka? Para na dagan kay pagkailan niyo mo? Mawag din na? Mekson, iklaro nila ko pag ayaw mo ko, Lord, buhato na ko niyo. Ilalong sa imong napalapak ang ako lang tumong nga di pa kumubiya ning kalibutan na daghang mga tao magkanoon sa imong pulong sa kaluwasan. Mura gina akong tumong. Wala gina mo ligsong bilaing tumong. Kanara gina. Kaya kabalong yung kumigsong nga ning kalibutan na di kumudunan gani. Tanang butang ning kalibutan na biyaan din na ito ng iso. Mamatay mo kita. Masok mo nagsadili. Wala ka kay balong mong kanusan. Kung panulungin ka niya. Muna nga, di kinahanggan ng iso na samtang ni Apay nahigilin nga kita ito brad kining brad boy napakuntay nahigilin nga mga pipila katuig kaya di imagin higuwa nga di akuta so kining nahigilin na itong mapuhunan ato ning inbis sa Ginoo kaya araw mo gusto ni abot nato dito sa atubangan sa Diyos din kita hadlog ba kayo ang iyang kong kabuputon ato kong natuman sa may kabuputon sa Ginoo nga ato ikasabwak ang impormasyon sa kaluwasan. Kaya, naminaw tao ang isun sa radyo. Di sa kung saan ay iwalik, praise the Lord, o, oh, iksoon ka na. Ano ka ba? Talo na, pirmi. Pero wala din sila maghatag o dakong impasis mahitungod sa kaluwasan. Dakong baptis, eksperto pa rin sa kaluwasan, pero mga iksoon, o, yung kanunong mga baptis diya na nagwali. Mahitungod sa paghatag o dakong kabukaton ini kaluwasan sa kalag. Muna nga nagpasalamat ng dakong iksoon na kita at atong tanang motibo. Nagkapareha kita. Salamat po ni Sir Bernard. Nga, si Sir Bernard po mga isuod, iya po nagi, ang mabis si Sir Bernard, ganun, makalayo ba ni Oga ng Juan? Makalayo ba ni Oga na ito ang mga i-apply, nakikibayran na na. Sir, ganun, makalayo ba ni Oga ng mga pasta nga, mga video?
Nakay apps ang nagkakaroon ng sir. Okay, magkalayan si Sir Bernard, hindi pa rin atong sagot ang Facebook bitaw sa ka na ato ang Facebook sa una ini human sa atong video. Pwede may atong ilahe, pero karong iwala nila sir. So, di pa ba yun na nila ang kanang anatin na po nga kung ano, kanang pictures bitaw sa ilang kuhan, picture nila para pan-live. So, di baligya, wala na kapalit eh. Sir Bernard, so ang hita po iya tayo mag-isong na ilahe dito sa Needs TV. Pwede naman rin parte na naliyaw, daghan kayo na yung mutanaw. Mas daghan pa dito sa Real Radio. Mas daghan pa. Amin yung mga ka ng tanan, kanang mapawala, di pa ko sigurado ang human nilaglantaw ang video. Yung playground, tanaw na lang, pila siguro pa minuto. Pero mga isun mo, ang importante, nakadungog sila. Nakakita sila, nakadungog sa minsahe nga atong idala sa ilahan. Di ba ka pa sigurado ang ilahan ni Wason? Pero at least nakadungog sila. O doon ay interesado ang ilang kuwasong grasya na nila sa Ginoo. O niya, sa itong mga Facebook ron, Facebook ni Ma'am Angel, o Facebook ni Brad Yuyong, niya si Kita Dre, naman tayong mga Facebook, si Liwani, si Sister Lily. Naaman sila yung mga amigo, magdili amigo na to, dili amigo na ko. Makadungog na sila, makakita na sila, maigsoon, sama ra, na mahimo niya silang bunga. Nimo, tungod kay nakadungog sila sa minsay sa mahimalita, tungod nimo. Muna ang maigsoon eh, kaya nga, ganun ako hindi share, ano, ibutang nila ako sa timeline, para si Pastor, adili, malipay ang minuha na. Kasulti magod si Pastor, malipotang nila ako dili, kaya aron, kaya nga ang tungod ni Pastor, kaya isugo ko mong Pastor, ayaw! Dita pa nalanginan na na. Dili ka pa nalanginan. Kaya gini yung mixon, hindi ikaw atong gibuhat para sa Ginoo. Ang purpose na ito ng gibuhat sa Diyos, dili man, wala, dili ka ito ibutang, ang pinakadako ang porsinto sa itong kasing-kasing nga, ako ni Walton, kaya ikaw na mas pastor ng panalanginan ko. Pero mga isong mo, bisag dili pa na ito na ibutang sa itong kasing-kasing ng panalanginan ta, musukot ka sa dili panalanginan yung kas Ginoo. Masabi ni Sulti, mag-isuon sa balaang kasulatan. Ingon din may isoon sa Juan, dito ta sa Juan. Juan Kapitulo 15. Oh, Juan Kapitulo 15. O niya, versikulo... Okay. Juan 15. 16. Tanawa na, kung sa ingon. He have not chosen me, but I have chosen you. And ordain you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you. Unsa man ang reason? Yun yan. Dili kamo sa kamo dili mao ang nagpili nako, apan ako ang nagpili kaninyo aron og nagsugo ninyo nga kamo magapanglakaw o magapamunga. Ha? Aron na kamo magadala o mga bunga. So, ito yung magsuon nga lakaw ko nota, ang buti pa sa kuta ng paglakaw, nga magadala o bunga, mo na magsangyaw. Magsangyaw ka. O niya, sa diyan na nakalakaw ka o nakasunti ka, nakasangyaw sa kasatao, katong tao nga imong nasangyaw, gitawag itong imong bunga. Dili to yun nga, na imong bunga kay nadala ni mo sa simbahan, dili na ka o. Natawag to siya nito bunga kay nakapasabot kaniya sa kaluwasan ng gibuhat ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Ang uban na yung soon, matawag lang bunga itong tawahan na kung madala sa simbahan, hindi na mo. Kaya ang bunga niya may soon, mao ang inyong gibuhat, anong tawanan? Oh, kung may upo talaga ng tawanan, ang convert sa Ginoo, nadala sa inyo, diya sa pagpangalagad, bunga, gihapon ni Musya. Pero bisag wa pa nimo siya madala sa tingilan sa Ginoo, pero nakasugilon ka niya, may tumon mga isuon sa paagi na si Kristo nagpakamatay, na si Kristo gipatay sa ibabaw sa krus, tumon sa iyong hugma nimo, bunga gihapon nimo siya, kaya hindi mo man siya nasuntihan, nga maunay rason na si Kristo gibitay sa krus sa Kalbaryo. Ang bunga niya may sumao ang inyong binuhatan. Di ba? Apan ang bunga sa Espiritu, mao ang hugma. Masa pa? Kalinaw, kalipay, mo ito isulti sa ano, kininihan. Kwan, hindi na ako mag-imorienta ng mingsyon, ang isulti niya. So, pag iwan niya mingsyon ng bunga sa Espiritu, maong humang, ito niya ito kanito niya. Isulti
Diha ni mo siya, buka to ni mo. Ganun niya ito magkanatawana. Nalambingasan ko kayo daw. Pwede pa kayo mugal-mugal mo na, yaga-yagaan pa ka. Panamastamasan ko ang istorya. Ano naging mo siya ang bunga ni mo? Kay istorya, magkaniya. Na, kay bunga, gansin ko siya. Muna lang isuod niya. Ingo niya, huwag nawa. Ingo pa niya magsuro. You have not chosen me, but I have chosen you. I ordain you. Kanang pulong ordain you, sungo, gina. Kung sungo may sunod ikaw na kadawat sa kaluwasan, nagpasagot din, ngayon din katundanan. Wala na ko ni buhanta para maluwas ang uban, lahi ba sila? Malingkabot ang buhat, hani alam ta maluwas. Kaya kung di na ito ni buhato, di ta maluwas, impirno ta. Sayang na ito karang sa lagsibat. Hallelujah, praise the Lord. Kaya pag-uman ay magsulbat, impirno na kinain na kulang sa ipabuhat, na wala nila buhanta. May kisamita ang kumplito kung nabi, nagatuman na nanambi. Pero kita mga isunahita, naghimuta sa atong kakayahan, sumala sa paabot lato, nakapong ibuhat na, nga naman, tungod kay disubutan sa atong manuluwas. Kung buhato na ito, kaya ato ni trabaho, dili kay buhato na ito para maluwas. Pero luwas na ito. Sa nindidawan na ito si Kristo. Pero lamang kay naapa magtatingin, mo ni atong tulungan nun. Kung sa inyo niya, you have not chosen me, but I have chosen you and ordain you that we should go and bring forth fruit. Karoon may sundinin pa ito magkago. Kaya naman tayo mga trabaho. Diba? Pero magkagota may sundin, kamutanan, magkatuman sa kabukutun sa Ginoon ng pulong, go and bring forth fruit. Pinaagi may suon sa ato karoon ka pa naman. Pwede na po agi kaya ito nga pangur karoon. Kaya nga naman, naara ka sa balay niyo, murkag na kago. Pwede pag nagana kayo mga masuntihan niyo, kaya kung maglakaw ka, panagitan, basta mo magsuon, lakaw eh, suluin in me. Pag ato nito sa balay, may nga rin, may nga, ayaw mo. So may ato. Hindi nga lagi din, sir, kaya mag-share sa polong suyo. Nawala ko pa na ako na, na ako ilakaw. So, ang may tango kayo, suliin mo siya masuntihan. Kaya mula ka mo na yun. Pero ang inyong paglakaw, sa paglakaw mo isun sa inyong na wala na pasapot nga na feel ka, na feel ba ka, huwag ka na pasapot na patyas ka, kaya ito man maghapo na ito ang inyong kukutong langkaw mata. Karoon kay kamo, di man magkahin mong paglangkaw, kaya ulang rason, di man ko kamaupastol mong sulti. Pero lagi ginang isun na magtuunta, kaya araw po taga maupuntang mong sigilo sa itong isi katao. Pero pinaagi mong isun ka sa social media ito, no? Matuman ka na lang ito na, di natabuhan ko dito. Pero may gusto ko natuma na ito, sa diya kung isunod, mag-isunod na ito, kanang iyang isultin. O niya ato gishare with soul ang insay sa may balita sa kaluwasan. Kaya ato, kaya ginagin kong gibayaran. No? Gabayan pag itaan na dito. So, ingon na ka no, inisya na ako. That you should go and bring forth fruit and that your fruit should remain. Kanang inyong fruit ko nung magpabilin, mag-iksoon, magpabilin ng prutasa, kanang bunga ka. Ganunan, ang tanan na itong gibuhat, dilista na mag-iksoon sa listahan sa Ginoo. Why maling tanan na? Unsay sunod, mag-iksoon. Wala din nagpasagot nga, ha, di ka lang kung tagaan, kaya huwag mo kayo nadalag ka lang, di ka maoy. Sa dihan na gibuhat din mo ang kabuhutun sa Diyos, unsay iksoon din eh, di mag-iksoon, padayon na nagbubasa. That whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it you. Aron isa ko sa inyong pangayon sa Amahan, pinaagi sa kungalan, ako ning buhato, ako ning hatag ninyo. Ingon si Kristo, kinsa ba yan natagan? Katong nagbuhat sa iyang kabubuton. Katong nagatinuha nga ang maayong balita, ikapaabot nga tos dalunggan sa mga tao, wa pa maluwas. Pero ang isa ko, sige lang kang pangayo, niya matay ni Himo, ngayon mong ginawa, nilay siya, kagpagayo, tupulan na pagkagdako. O, wala may iso ng panalangin sa ato ang kinabuhi. Aw, hatagan na sa Diyos ko kayo, anak mo yan niya. Suspito, ano? Sige, tagaka, sige sa Ginoo. Pero ka nang igo-igo, hindi mo usay ganit makulang pa. Pero may iso, kung imugihin mo ang kabukuton sa Ginoo, kung sa may gisputan mag iso, pinapatay, versikulo sa Bible, ano, Hebruhanon, dito ko mo atong iso sa Hebruhanon. Hebruhanon, Kapitulo 11. Jesus, mali eh? Jesus, okay. Hebruhanon, Kapitulo, Jesus. Sakto ako. Hebruhanon, Jesus,
gente. Sumala sa itong nabasa sa Lucas Kapitulo 17, versikulo 20, tungkol kay ingon pa din Jesus sa Jeremias 17, oh, balikan na ito. Jeremias 17, unya, versikulo 9, unsa ko no? The heart is deceitful above all things. Kay kinikulo itong kasing-kasing, grabe kini, kamangilan. Kini itong kasing-kasing, kung iso, grabe kalimpungan. Oh, tama. The heart is deceitful above all things and is spiritually wicked. Who can know it? Mao na kay Jesus niyon siya. Unsa may dakong balaod sa kasuwan? Ingon ni si Kristo, gugma ang Ginoo sa tibuok ug kasing-kasing. So nga kung i-discuss tibuok kasing-kasing pa pag-una. Kay dinhi ato kasing-kasing, kung dinhi nga magpustingas Ginoo, grabe ni ka mangingilad sa ilalom ani ikaw ang mismo. Nakoy mga tao may iso, bisa tigulang napili niyang bata paghihapon sila. Oh, bisa tigulang na. Oh, bisa kung siya kung dili kung batang kung nao. Ay, except ni Sir Bernard, kay, kada si Sir Bernard magulang pa na nako, pero wala ka man na siya. Batang, ay mo kay buong kong ting, kanang batang kong pa na siya. Makabingit, mabayaan ng 16. Dahil nakakita ko na, nakabingit ng 16, ay. Oh, wala well, problema na sakit ulit tao, wala siya. Ikaw, minyo ka. Pero yung man lang iso, bisag minyo na, piling niya akong batanon. Magpagkabatanon ni Hapon, nakulangan, bisag minyo na ka. Muna yung magiging mga, gusto ko niyong maklasiya sa mga Kristuhano na yung mga tao na ibis. Alam niyo may iso, no? Kung ikaw, kita minyo na ta. Wala pa na yung problema may iso na sintika, siksika, tungkol kay gipanalanginan ka sa Ginoo, kay nangikamot ang buka. Pero na yung mga igsoon na sigira ka ni Pamaylo, why mahimo mga igsoon, nagkalisod-lisod. Pero mga igsoon, grabe ka. Awayon pa kung mana, kung sama ka, dilig ka manikamot nito,
Gagawin, tinahan ko naman yung kong mga pagwapa. Na isa ka, kung may sutili sa, kuhan ba? Hindi ka nang iskutang debati, hindi nang iskutang galan. Kung ito ka, kabats meet to ni Joshua, ingon isa sa meeting, niya na ba may son? Ay, na ba? Ay, lang, kaya kasalanan po tayo patala at iskuriya. Ingon siya pagsunti, abin ninyo no? Kaya mo to president pa yung son sa puro, ano yung PTA ka lang sa kuhan ba, sa room? Niya ako ito na ako, home room PTA no? O? Ana sa pagsulti mga isong, ako, suntihan mo na po. Ako, musungkot yung kung wala yung pamahaway ko nito, basta naalang ko'y para ipagwapa. Tanaw na isong sa kapagingin. Nakaman, kailangan niya ipanamtak ni mo sa inyong naong. Makabusog na sa inyong tiyan, di ka mabusog ni mo tinae o unang-unang mo lang ni mo ng inyong panpagwapa ko ay isulog sa inyong tiyan. Ang isong talisong, kung nabagin yung tao. Kanawa yung suling isulti sa Bible, the heart is deceitful above all things. Kining ato kasing-kasing. Muna importante yung mga Kristohan, no? Paharihon ginato si Kristos ato kasing-kasing. Kani si Mang Angel, eh, may kabuhin si Mang Angel, yung katingahan, eh. Ugihan kayo yung napayanan, eh. Dahil ni sa una. Grabe nga, negosyo yun, eh. Yung negosyo niya, porsyon yun, eh. Ikaw ba? Hindi din ka bubayan? Bantay ka. No. So muna yung mga tao mga isuol na kumot. Amin niyo mga isuol kung magpagwapa ka, magpagwapo ka, magpadisinti ka, hindi na sila utang mga isuol. Basta nahimaya ng gilpo ng Ginoo. Pero kung uban mga isuol, kung mga Kristuhanon, doon ay laing agenda, muna yung delikado. Muna nga ang kasing-kasing mga isuol, giginahang lang yun. Nga nakapusting si Kristo. Muna ang pinakadako yung nabalaon sa kasukuan, mao nga si Kristo may isuon at huwag yung ipahanin sa kumasing-kasing. Isa, yun pa may isuon ang pinakadako ng balaon sa kasukuan. Isa, love the Lord. Hindi yan siya. Ako masana sa Marcos Kapitulo 12, versikulo 30. Yung tayo, oh. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart. Mabing na akong i-discuss ni, sa nilang lang ka, muna nga sakto kina akong ingon mga isoon nga. Kanin pa lang, kinilang sa heart, mga isoon ang pag-isbot sa heart, dili na nato, di mga malang discuss ka ron. Kaya giniin atong heart, ingon pa ni Jesus Christ sa Lucas Kapitulo 17, versikulo 20 o 21, sa diyang isukna siya mga isoon sa mga iskriba o sa mga kinini ang Parisyo, kung kanusa mo tungha ang ingharian sa Diyos, ingon siya, ang ingharian sa Diyos, dili o sa kabutangan inyong mapaniid, di makita sa inyong mga mata. Kay tanawa karon ang ingharian sa Diyos, anaa sa sulod ninyo. Ngayon, saan ang sulod ninyo? Kasing-kasing ba? Ang i-mention ni Jesus Christ, kasing-kasing. Nga si Kristo mo ay maghari. Kay kung si Kristo maghari sa itong kasing-kasing, may sulod, kung saan ay nabiruha na itong konsentrasyon. Unsa man ang nabiruan nato kung konsentrasyon? Una, ang paghigugma sa Dios. Higugmaon nato ang Dios. Sunod, higugmaon nato ang atong pamilya. Oh. Ari na po sa konklusyon, humanagtuo ng mga tao. Kung si Kristo ang naghari sa itong kasing-kasing, kung siya itong pinakanambilwan, may isun na konsentrasyon, kung si Kristo ang pinakasintro sa itong kasing-kasing, una, may isun, higugmaon nato ang Dios. Kanya ko na hinungdan na ganaan pa nabasa sa Biblia. Kaya Biblia, sulat sa Diyos. Higugmao na to ang Diyos. Ang sunod, higugmao na to at itong pamilya. Mao na ang sunod, ikanuha. Pag si Kristo ang nasa sentro sa itong kasing-kasing, higugmao na to siya, ang niyang buluhaton, ang niyang pulong, higugmao na to at itong komunikasyon sa Diyos. Muna nga, kanuha itong pag-exulti sa Ginoo. Dili kakapuyan nga mo angpo sa buntag, dili kakapuyan mo angpo sa tungang gabi, dili kakapuyan mo angpo sa buntag. Dili kakapuyan mo angpo may son, inihuman mo trabaho sa alas 12, samtang mo pahuway ka, di pa ka matulog, kaya mo pahuway, mo angpo ka, Lord, salamat nga sa tuklabaw, ika ganyan alas 7, taman ng alas 12, nagkaroon ginoon, nagkataon ko. Karong Ginoo mo pahuway sa kukadyot, kaya mo trabaho na po ko abot sa launa. Nakasunti ka sa Ginoo. Nahigugma ka sa Ginoo, may buhat to nimo. Ang sunod may isod, kung nahigugma ka sa Diyos, higugma o nimo po nimo pamilya. Pamilya mo na ho.
Girisip ba ko sa yuta? Imong mahalon, imong asawa, imong mahalon, bala ang imong asawa, imong mahalon, ang imong mga anak. Kunya ikaw kung ang mga anak, mahigugma o magmahal po mo sa ginikanan. So Lord, mga isoon, muna kong isoon ang kwan. Hindi na itong kwan, subawa na puta. Grabe mo lang ito ni aking kwan, ang aking simana, nakaw ko ka, gamotor lang ko ito ba? Gamahay ko, anong gamotor ko ba? Kwan? Kapuyang mo kwan ang mag-purulis niya, sila, eh, grabe ka papangita o parkingan ba? So Lord, mga isoon, humanin mo, kay mo, konklusyon naman niya, higugmaon mo ang Diyos, higugmaon mo ang pamilya, ikatulog, higugmaon mo ang pagsangyaw sa pulong sa Diyos. Pagsimba o pagsangyaw sa pulong sa Diyos. O na mga isoon, di kinalatula, ano, kaya naman, higun ang pulong sa Diyos, mga isoon, ang usa ka kalag nga madala diha sa tingnan sa Ginoo, libo kalibong mga amin mag-ugyaw sa kalimpay nito sa langit. O kang usa ka kalang kung isuon nga makapig diya sa Ginoo, ingon ang puno sa Diyos, kining intiro kalibutan lili paigo mingsun niya ibayad sa kandidat sa usa ka kalang nga mga itong impirno. Mga pitong inyo si Kristo Jesus, unsay kapuslanan nga maangkuhan ninyong tibuo kalibutan pero malaglag ang inyong kalang. Kay buong ipasabot mo mingsun, tanang bulawan sa kalibutan, tanang salapi sa bulawan. At tanan sa lapis sa kalibutan ang isyon, bulawan, tanan ng mga bahandi sa kalibutan, hindi kita paigo para ibayad ni mo. Mabi ito ng uban na ngayon sila na, ah sige lang, ato lang ang puan ni si Mr. Suanso, bayad lang tayo, ito ka ng special pirmiha. Kaya ano nga, gikan dito sa purgatorio, mabalhin sa pag-iiso, uy, dili, hindi mo na. Dili na ito, mabayaran ang kalawasan, mga isyon, panalitan ang tao, tuwala sa impyerno. O niya, ako rin ang kuhan para na tutuwas niya sa impyerno, mabalhin sa purgatorio. O niya, kaya lang pinatugan ko, kay Dito sa purgatorio, mabalhin ito sa paraiso. May son, wala iingong ana, wala ang tulong sa Kristo ana. May son, atong kalipay mo ni, ang paghigugma sa Ginoo, ang paghigugma sa pamilya, o ang paghigugma may son sa buluhaton sa Diyos diya sa Iglesia. Muna lang kita kupadayon sa pagsimba. Kaya sa pagsimba, may son, magkanungta sa mga pulong sa Ginoo. O kunya ang isuon, matunduan ta na kita ang isuon, makapaambit ang isuon sa atong naangkon na kaluwasan na ito sa uban. O glabaw sa tanan. Juan Kapitulo 15, versikulo 3. Nga nung maminaw kitag wali, bisan usaya ang wali o katul sa dalungan. Bisan ang wali o isuon, mura magkaingong kang, wali na naway, mura mag-sweet music, katulgon na ta. Nga naman, kaya tanaw ang isuon, Juan Kapitulo 15, versikulo 3. Now ye are clean through the words which I have spoken unto you. Unsa karon? Karon kamo limpyo na. Inaagi sa mga pulong nga akong gisulti ninyo. Kaning pulong sa Dios mag-isul nga atong patalimugan, makalimpyo dahil na sa atong kalag ug espiritu. Mao na ang isuon niya. Malimpyuhan ang atong kinabuhi, malimpyuhan ang atong kalag sa diya mag-isul nga maminaw tas pulong sa Ginoo. So muna ang importante yung kaya niya. So, sa diyan na ito lang himo, unsa may gisulti sa pulong sa Diyos. We need obedience. Ang yun siya na, that after you have done the will of God, kuman na himo na ito ang kabubuton sa Ginoo. Unsa ko no? We receive the promise. Ano promise kung gisulti ng Ginoo? Unsa may promise? Yun siya, kung magpabilin ka mo kanako, kung nga kung pulong magpabilin ka ninyo, makapangayo ka mo bisan unsa o madawat ninyo kini. Ha? Madawat. O na mga Kristohan, wala itong nakita. Unsa man ang pinakadako, mga isyong na sumo sa balaod, mao ang paghigugma sa Diyos sa tibuok na itong kasing-kasing. Mga nang isyong isang pulong sa Ginoon. Mga nang mga isyong ang right structures of faith to love the Lord. Kung mayroon ka na ako nagtuo sa Diyos pero wag kayong huma, ingon ang puno sa Diyos, magkampun ka. Oh. Kung mayroon ka nga nahigugma ko sa Ginoo, kung mayroon ka nahigugma ka sa Ginoo, ikinahanglan na makita ang imuhang pagtuo. Kung mayroon ka nagtuo ko sa Ginoo, pero wag kayong huma sa Ginoo, magkampun, yankun ka. So, unsa may mga binipisyo na itong makuha ng iso, anak ko na, kuha na rin ng iso, no? Kuha na ko, wala na tayong oras.
Unsa man ang panalangin? Unsa diri Jeremiah chapter 17 verse number 7. A blessed man in the sight of God and so and sarang. Blessed man in the sight of God and also him. Unsa kuno? Mahimo siyang panalangin sa pananaw sa Dios ug ang tanan makakita, makita ni subang. Ya Jeremiah chapter 17 verse number 8, it is even the scorching heat he could not feel it. Unsa kuno bisan sa naglagiti nga kainit, dili niya ni mabati. Namin may discuss din naman kung ano ang kaabot ani dito. Ikatulo, Jeremiah chapter 17 verse number 13. Those who love the Lord have a living water. Ang mapag-usangan ng higugma sa Dios makabaton siya buhi nga tinugdan sa tubig. Kanya in Jeremiah chapter 17 verse number 15, unsa kuno? Mingson, God is our wisdom. Mao ni mga panalangin sa maong mga bersikulo. 7, 8, then tapos 13, 14, 15. Mauna ang mga panalangin. Walang nabot ang maniskas. Walang din panahon. May son. At utas pagtapos, pinagi sa mga pag-ampo. Ampo ta. O Diyos na mga langit nun, salamat sa imong balaan ng pulong Ginoo nga naghahatag ka namo sa imong pagtulunan, nag-aghat ka namo Ginoo sa pag sa pagsusi sa among mga kasing-kasing kung kinsa ang naghari dinilihini. Ginoo kong pag-ampo, Lord, na kaming tanan, makabaton yung Ginoo Diyos, uglugan kong balong kaalam sa pagsusi, sa pag-discovery Ginoo sa among kaugalingon. Tinitanan ang gitugyan ka ni mo Diyos na lang Christ Jesus ni Him. Yata rin ito pala sa tungso pili para sa pag-inig sa ikanong, ikanong hanggang sa pasimpa. Okay, men, salamat sa ato nadunggan na may balita gikan sa kabuhing ng Diyos. Sa itong pagpadayon, sa itong ikarawang ang-ang sa itong panibawon, at itong bentong mga himnal sa hymn number 18, The Banner of the Cross. Ito bentong mga himnal hymn number 18, The Banner of the Cross. Okay, so tumang na rin, number 18, The Banner. Fire strong, some punchy.
Where the road
dili pa kita maminaw sa mga bulanong pulong. At usaw sa mga kaminawan ng 6 araw.